بسم الله الرحمن الرحيم. Mga tagasamba ni Kristo, kailangan namin ng sagot sa aming mga katanungan mula sa inyong matatalino. Kung si Kristo ba ay pinaslang ng batas ng mga tao, anong uri ba siyang Panginoon? Nagtataka kami, siya ba ay nalulugod sa pamamagitan ng kung ano ang kanilang ginawa sa kanya? Kung oo, purihin nila. Sila ay nagkamit ng kasiyahan mula sa kanya. Ngunit kung siya ay di nasisiyahan, ang ibig sabihin nito, ang kanilang kapangyarihan ay lumupig sa kanya. Ang buong nalikhaba ay iiwan ng walang tagatugon na siyang tagapanustos? Kung kaya't sino ang sasagot sa mga panalangin? Ang mga kalangitan at mga himpapawid ay lilisan. Kapag siya ay inilatag sa ilalim ng lupa at buhangin sa ibabaw niya sa libingan, at ng lahat ng nasa mundo ay lilisanin ng walang Panginoon at pamahalaan habang ang kanyang kamay ay ipinako, at kung bakit hindi siya tinulungan ng mga anghel nung naririnig nila habang siya ay umiiyak? Paano maaaring ang mga kahoy ay tumayo upang pasanin ang tunay na Panginoon? Kapag siya ay nasa pagkakahigpit, paano maaaring ang mga bakal ay umabot sa kanya at nanatili sa kanya at parusahan siya nito? Paano maaaring ang kamay ng kanyang mga kalaban ay naabot siya at hampasin ang kanyang likuran? At nang si Kristo ba ay nabuhay sa pamamagitan ng kanyang sarili, o ang tagabuhay ay Panginoon din? Ito ay isang nakakagulat. Ang libingan na napaloob dito ang Diyos? At ano pang mga kakaiba sa kanyang sinapupunan ang meron sa kanya? Siya ay nanatili dito ng 9 buwan sa tubos ng kadiliman na bumubuhay sa kanya sa pamamagitan ng dugo. At pagkatapos, siya ay isinilang sa sinapupunan bilang maliit na sanggol, mahina at hingal na sumususo. Siya ay kumakain at umiinom. At pagkatapos, ano ang natural na resulta nito? Siya ba ang Panginoon? Ang kataas-taasan ay siya lamang na Allah. Laban sa mga kasinungalingan ng Kristyanismo, lahat sila ay mananagot sa kanilang mga label. O mga taong sumasamba sa krus, sa anong kadahilanan ito mabubunye at magkakasala sa sino mang nagtatakwil nito? Ito ay hindi lohika ang sirain at sunugin nito. Sa pamamagitan ng kung sino man ang maging ligaw nito. Simula nang ipinako ang Panginoon sa krus ng mga ito, at ang kanyang mga kamay ay nasa pagkakahigpit nito, katotohanang ito ay kasumpa-sumpa na ang krus ay pasanin. Kaya't humakbang ka sa pamamagitan ng paamo nito. Huwag hahalik dito kung ito ay iyong mapupuna.
Ang tanging Panginoon ba ay inabuso nito? At katanggap-tanggap ito sa inyo? Kung gayon, kasama ka rin sa kanyang mga kalaban. Kung kapuri-puri ito dahil nakasalalay ang Panginoon ng daigdig, bakit hindi ka magpapatira pa sa iyong sarili at sumamba sa mga libingan? Dahil ba sa mga libingan ay may napakaloob ang Panginoon mo nasa loob nito? Kaya't mga sumasampalataya kay Kristo, gumising kayo dahil ito na ang umpisa at ito na rin ang katapusan.